dahil di iba. Tunay na pangyayari, marami ang pikit mata. Di ko mang mga bibig, may sapa lang mga tenga. Pag-usapan ay kabit, iniiwanan ng lamesa. Storya ni Elena, siya ay tubong kaluokan. Mula at sa kahirapan, lumaki sa may looban. Iskinitang makipot ang munti niyang palaruan. Pampisaw sa putikan sa hindi kalaunan. Ay sumibol ang bulaklak, 15 anyos nang sumama. Sa mamang may kotseng magara na nakaparada. Ilang beses pang naulit, kapalit laking ginhawa. Ang pangarap niya'y unti-unti na niyang natatamasa. Ayaw na niyang bumalik sa buhay na di sagana. Andun pa rin ang pait sa tuwing naaalala ang lahat ng naranasan simula ng pagkabata. Sa kamay ng amaing ilang beses siyang ginahasa. At trabaho ay laging binabalanse. Galante sa mga bagay na alam niyang importante. Ang hindi nila alam ay lagi siyang bumabiyahe. Kada Lunes ng gabi meron siyang nilalagare. Sakado ng eskinita pinasakay ang babae. Sa magara niyang auto patungo sa ibang garahe. Paakyat patungong langit dun daw ito dadalhin. Sa pinto may isinabit di pwedeng istorbohin. Lahat ng gusto niyang gawin ginawa na niyang lahat. Binaboy at pinaso nito ang makinis niyang balat. Nagmarka ng mga latay ang mainit na gabi. Iniwan ang sobre na makapal sa may tabi. May mensaheng nagsasabing gawin natin to uli. Salamat sa'yo Elena, mag-ingat kapag uwi. Mapait mo na isipin. Binura ko na lumulutang na siya dun sa ilog. Wala nang iyong amain. Natagpo ang lumulutang sa ilog ang isang patay na lalaki sa bayan ng Imab. Ang biktima ay nakasuot ng kulay green na t-shirt at maong short pants. May taas na 5 feet and 4 inches. Katamtama ng pangangatawan. Tinatay ang nasa edad 40 hanggang 50 anyos. Base sa report, isinailalim sa autopsy examination ang labi ng biktima upang matukoy ang pagkakakilanlan nito.